May nabasa ka ba kay Jared na message na against sa'yo? Na sinasabi ni Jared? Sumasaayon siya. Meron pa po, actually, yung... Ano, may sinabi kasi siya sa akin, ito na yung malapit na po kami mag-break. Kasi ano nun, parang random lang po. Nag-chichika siya sa akin. Tapos sabi niya, ay, alam mo ba, be, may, hindi na kami nag-uusap ni ganito. Tapos nagtanong ako, sabi ko, o bakit? Eh, parang ang labo naman. Ang sabi niya, di lang daw bigla nagpansinan. Tapos parang nag-wonder siya, bakit? Sabi ko, tingnan mo yung last chat niyo sa Messenger. Baka naman may nasabi kang di niya gusto. Baka na-offend siya. Tapos, nung tinitignan namin, parang ano, ayaw siyang ipabasa. Tapos sabi ko, ano ba to? Ba't parang may tinatago ka? Ganyan-ganyan. Tapos, binigay niya na nung nag-react ako. Tapos, nung nagbabasa kami, parang nagre-react siya na, wag mo tignan yan, ganyan-ganyan. Tapos, may nabasa ako na parang may sinasabing, ano, masama sa akin yung friend niya. Tapos, nung nakita ko po kasi yung the entire convo, hindi niya man lang po napagtanggol. Parang na-enjoy niya po yung attention na parang, okay lang yan, red flag yan si Kirsten, ganyan-ganyan. O baka naman kasi yung talaga nararamdaman niya. Hindi na pa. Hindi, di ba sabi mo bakit hindi kanya pinagtatanggol? Baka, he might have felt the same thoughts about you. Di ba, kunyari, example lang, sinasabi ng nung best friend niya, si Kirsten parang matampuhin. Kunyari, yun lang issue. Si Kirsten matampuhin. Tapos hindi kanya pinagtanggol. Ikaw next, pati mo ako pinagtanggol na sinabi nila matampuhin ako. Eh baka naman kasi para sa kanya, patampuhin ka nga. Para ipagtanggol ka niya. Pero that time po kasi, yung topic po nila is yung mali po talaga ni Jared. Hindi, ang sa kanya po, hindi niya po sinabi yung mali niya. Ang sinasabi niya lang po yung reaction ko nun. Kasi ang sabi niya lang po, ang kwento niya lang daw po dun sa tropa niya, yung ano, parang... Nagalit ako, ganito, nagkakalabuan daw kami. Tapos sabi ko, alam ba nung friend mo na ang dami mong mistake sa akin na nagawa? Feeling ko ang issue mo, may mga pinag-uusapan sila tungkol sa'yo na hindi totoo. Tama ba? May mga pinag-uusapan sila na hindi totoo. Ayun po. Kaya yun ang ikinagagalit mo, na parang... Hindi naman totoo yung mga pinag-uusapan niyo tungkol sa akin. Ayun po. Tapos, nung nalaman ko po yun, ang sabi niya kasi sa akin nun, wala siyang sinasabi, nagkakalabuan lang. Tapos yung pala may kwento talaga siya. Ganun. Oo, yung parang... Yun nga, nagkukwento ka sa mga kaibigan mo. Tapos yung mga kaibigan mo, may mga comments din tungkol sa kanya. Na, nung nakarating sa kanya, na-offend siya. Opo. Kasi feeling niya... Either hindi mo siya pinagtatanggol o hindi naman totoo yung mga sinasabi nyo tungkol sa kanya. Ikaw din, hindi totoo yung sinasabi mo sa kaibigan mo tungkol sa kanya. Apo. Pero, totoo ba yun? Yung mga sinasabi po ng mga kaibigan ko, yun po yung hindi totoo. Pero yung time po na nag-explain ako, yung sa side ko lang po, kasi hindi ko po talaga nakwento lahat sa mga kaibigan ko yung napagdaanan namin, yung mga arguments namin. Tapos parang yung ino-open ko lang po dun is yung sa side ko. Kasi yung time na napapagod ako, ganun. Kinento ko po. Tapos yun po yung naging comment ng mga kaibigan ko about sa kanya. Na yung red flag po yan, ganyan, na kaya wag mo hayaan na hindi nakikita yung worth mo, ganun. Ganun eh, totoo din naman kasi talaga yung pag nagkwento mo tayo sa kaibigan natin, tayo bida eh. Yes, kakabihin diba? Sa'yo. Pag nagkwento tayo sa kaibigan natin, tayo yung victim. Pag nagkwento tayo sa kaibigan natin, mali yung jowa natin. Ganun lagi. Kaya hindi mo rin nung masisisi si Kristen nung nabasa nyo yun. Teka lang, bakit parang dehado ako rito? Eh, hindi naman ganun. Oh. Diba? Kaya valid naman talaga na, mapika siya kung nabasa niya yun. Teka, bakit parang, ang sumasama ako naman dito sa kwento ninyo, diba? Parang hiyang-hiya naman na si Lucifer sa akin. Baka nga hindi ka bet ng mga friends ni Jared. Baka hindi ka bet ng mga friends. Hindi siya bet ng mga friends mo, no? Isa lang po yun eh. Hindi ko alam. Wala po sinasabi. Karamihan ng friends mo, hindi siya bet for you. Hindi siya boto sa kanya? Tama. Yung karamihan sa mga friends mo, hindi siya bet for you. Ayun. Kaya hindi niya masabing magkasama kayo kasi gagalgalin naman. Yan na naman kasama mo, sabi mo kayo. Oo. Diba? Pag hindi mo iniwala yan, hindi ka na namin tropa. Baka ganun. Kasi para sa kanila kasi, parang ang ginagawa...
utusan lang si Jared ng ano. So parang siya, parang natitihato yung kaibigan namin. Tulungan natin. O, parang ganun. Tapos, eh si Jared naman, may mga kinukwento din sa mga friends niya na mga red flags ni Kirsten. Kaya nata-turn off din, nata-turn off talaga sila mga, yung ano niya. Yung tropa niya. Pero kasi ang problema dito, hindi natin alam kung alin talaga yung totoo sa mga kinukwento. Yes. Totoo ba yung na-experience ni Jared na kinento niya sa kaibigan niya? Kasi, bakit ba naman sisiraan yung jowa mo sa friend mo? Totoo. Tama. Diba? Kasi diba most of the time, isusumbong mo dun sa friend mo kung ano yung totoong naranasan mo. Hindi nakakahulugang yung tama, ah. Mm. Yung totoong naranasan at naramdaman mo, ikukwento mo dun sa friend. Hindi yung lies. Mm. Diba? Yung naranasan mo. Kaya hindi rin naman natin alam. Pero yun nga, syempre, pag nakita mong ganun yung boyfriend mo at saka yung barkada mo, mabibwisit ka. Feeling ko. Valid naman talagang mabwisit ka. Si Jared, pag nagkwento rin kay Kirsten about yung sinasabi ng tropa niya, baka sabihin ni Kirsten, iwasan mo na yung mga kaibigan mo na yan. Kung ano ito sinasabi siya. Halimbawa lang magkwento si Jared sa'yo, baka mamaya yun naman ang sabihin mo, iwasan na yung mga kaibigan niya. Ako, hindi naman po. Like, ikaw bahala kasi friends mo yan. Ayoko namang mag-desisyon na, layuan mo nga yan. Hindi naman po ako ganun. Parang gusto ko po, siya yung mamimili kung sino yung kakaibiganin niya. Ganun. Hindi naman po ako ganun. Yeah.